So, magandang araw sa inyong lahat guys at medyo natagalan tayong pag-upload ng video. So, ngayon, meron tayo dito isang portable radio na Icom B80. Ang sabi ng may-ari, wala siyang receive audio. So, expect natin ang nagiging problema pag walang receive audio ay audio amp, speaker, external connector. Yun ang kadalasang nasisira sa kanya. Kalimitan lang yung mga switching ng supply papuntang audio amp. So, mamaya pakita ko sa iyo kung anong way paano natin malaman kung ano ba talagang problema nitong Icom B80 na to. Kaya wala siyang receive. So, balikan ko kayo guys at magta-troubleshoot na tayo. Turo ko sa inyo. Okay? A few moments later. So, first thing na gagawin natin, syempre, at magre-ready na natin yung ito, yung speaker kung sakaling yan ang problema, at yung mga gamit natin pambukas ng radio. So, tester. So, nag-ready na rin ako ng external speaker para in case matesting natin yung external dito kung meron siyang audio. So, kailangan din natin ng power supply. So, supply natin to. So, simulan na natin guys. So, first thing, alamin natin kasi wala siyang battery. Hindi natin matesting sa battery. Walang pinadalang battery. So, alamin muna natin kung saan yung power niya. Kung saan yung negative at positive. So, lagay lang natin sa ohms. O kaya sa continuity. Continuity test natin. Kung saan yung pin, yung negative. So, dito. So, continuity test lang natin sa to ground, body ground. Kasi yun din yung negative niya eh. Yung ground body. Ayun. So, ito guys ang negative nito. Ito ang positive. So, supply natin. Check din natin yung power source natin. Dapat nasa 7 or 7 point, yan, 7.5, okay na yan pang test natin. So, ang negative natin, kanina na test natin ay nandito. So, negative, ito ang negative natin. Tapos yung red yung positive. Testing natin ang radio. Kung may power siya. Yan. Then, power on natin. Ayun, may power on siya. Volume natin. So, pindutin natin yung money kung may audio. So, wala siyang audio. So, ang gagawin natin, testing natin yung external connector sa speaker. Check natin kung may audio bang lumalabas dito. So, ibig sabihin, pag may audio tayong na trace dito, ibig sabihin nun, okay yung audio amp natin. So, ito, sasaksak natin. Ito yan. Saksak natin dito sa speaker. Out. So, press natin yung money. So, yun guys, meron siya. Meron siya. So, hindi na natin pagbibintangan yung nasira yung audio amp. Kasi meron siya. Ang tetest na natin yung external connector or yung speaker kung sira. So, kailangan natin baklasin guys. Baklasin natin. Off muna natin yung radio. Then, tanggalin natin yung antenna. Supply. Babaklasin natin ngayon. Tabi lang natin yung mga ito mga screw nya. Tanggalin natin. Dito, dalawa. Tsaka to. Tatanggalin natin. So, nakarang buwan na yata. Yun. Hindi tayo nakapag-upload kasi busy tayo. May mga ginagawa tayong repair. Hindi na natin na video 1 kasi nilarush natin yung kailangan ng mga napapagawa. So, ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. So, ito tatanggalin natin. So, ito guys, baklasin natin to. Ito.
ito lang matagal sa pag gagawa ng radyo. Dapat matyaga ka rin magbaklas. Yun ang isa sa mga dapat ugalian ng technician, matyagang magbaklas. Ayun. So, pag ganyan, tulak lang natin itong, tatulak lang natin ito. Ayun. Wala naman ng tornilyo eh. Yung mga screw, yun. Tapos dahan-dahan lang kasi may yung speaker. Ayan, ito. Dahan lang natin iangat yan. So, check na natin yung, ito muna, speaker. Kung nakita natin sira to, so ito na talaga sira. Hindi na dito sa connector. So, pag check natin, siyempre tester uli natin. Kita natin sa ohms. So, ilang ohms to is 16. Yan, ohms niya. 16 ohms. Dapat may 16 ohms tayong masusukat. Dito. So, ayun guys. Wala tayong nasusukat na 16 ohms. Ibig sabihin, ito ang sira. Try nga natin palitan ng speaker. Palitan natin ng speaker. So, yun guys, meron na tayong speaker dito, pamalit. So, ang gagawin na, testing nga natin itong speaker. So, ito, replacement lang muna. 4 ohms lang muna ilalagay ko. Kasi wala tayong available na 8 ohms. Pero, pwede naman. Pang testing lang natin to. Kung talagang speaker ang problema. So, ito, okay to. 4 ohms siya. 3.9. So, 4 ohms. Pwede siya. So, lalagay muna natin siya. So, testing na natin, guys. Testing na natin. Lock muna natin. So, power on. So, morning. Hey, guys. So, speaker lang naging problema nito. So, ayan guys, oh, speaker lang. Okay na siya. Volume. Ayan guys, okay na. So, ito, pwede naman natin to replace muna pansamantala para ma habang wala yung original na ano, tatagal din naman. So, ito na lang nalagay muna natin yung speaker niya. Ayan. Guys. So, ganun lang mag-trouble ng walang audio iCombi 8. Check mo muna yung external kung meron. Ibig sabihin, di yung audio ang pang problema. Tapos pagbukas, check mo yung speaker. Kung sira na yung speaker, so palitan na lang yung speaker. Pero kung ganun pa rin, so ganun pa rin, wala pa rin, okay na yung speaker na nilagay natin. Sunod na check mo natin ay yung wire o kaya wire na, kaya yung external, baka hindi bumabalik. Yung meron kasi siyang pag sinaksak, bumubok ang ganun. Yun. Tapos di na nakakabalik ng maayos papuntang speaker. Yung pag sinaksak, bumubok, tapos pag hinugot, magko-connect through speaker. Kasi pag yung external kasi, speaker, mag-switch, parang may nag-switch dito external, ayun ano eh, dito, switch para yung external speaker yung gagana. Pag tinanggal, didikit ulit papunta dun sa mismong internal speaker niya. So, yun ang function ng ano, dito sa external connector. So, yun lang guys, at okay na tong radio natin. Ibabalik na lang natin. Babalik ko na lang to. At monitor ko muna kung magbabago ba. Okay guys, maraming salamat.